Hi guys! Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Three Sisters All About Foods YouTube channel. Ngayong araw po ay magluto naman po tayo ng tempura. Request po ito ng aking mga anak. At bago po yan, mag-shoutout po muna tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa mga nag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Shoutout po sa inyo, Ripuman PH, bro. Congratulations po na monetize na po ang inyong YouTube channel. Kish, Diana Vlog, Lods, maraming salamat sa pagsuporta mo sa aming munting YouTube channel. Ingatan ka nawang palagi ng Panginoon at sana ay lagi po kayong mag-upload ng video na inspiring video. Sassy Music, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa mga pag-view nyo sa aming munting YouTube channel at sa mga comment po. Jerry Passion, to, maraming salamat sa iyo sa pag-inspire mo sa akin, pag-push mo sa akin sa pagpapatuloy ko sa aking pag-vlog. Virgilio Passion, maraming salamat sa Diyos bro. Congratulations, na-monetize ka na. Mary Go 88 Round, sis. Salamat sa Diyos sa suporta. Laikas Vlog, maraming salamat sa Diyos, sis, sa palagi niyong panonood sa aming munting YouTube channel. Ranel Montero, shoutout po sa inyo. Bro, maraming salamat sa Diyos. At kay Dean's Channel, maraming salamat sa Diyos sa panonood nyo sa aming YouTube channel at sa pagsubaybay nyo sa mga vlog na aming ina-upload. At sa mga hindi po namin nabati, sa aking mga kamag-anak, mga kapatid at mga pamangkin na patuloy na sumusuporta sa aming munting YouTube channel, maraming salamat sa inyo at ang Panginoon nawa ang bahalang gumanti sa lahat ng inyong kabutihan. At huwag na po natin itong patagalin, magluto na po tayo ng tempura. Pagkatapos po ng introng ito. Ito po yung mga ingredients na ating gagamitin sa pagluluto ng tempura. Shrimp o hipon. Binalatan lang po natin yan. Kinuha natin yung ulo at saka binalatan natin. Egg white. Flour. Ground black pepper, cornstarch, seasoning granule, ng cooking wine. Bukod po dyan, kailangan po nating gumamit ng mantika mamaya sa pagpiprito at ng breadcrumbs. At first step na po tayo, ito pong ating hipon. Kunin lang po natin yung kulay itim niya sa gitna. Yan. Kuhaan natin dito sa gitna. Yan. Kunin po natin itong kulay itim. Ayan. At yung procedure po hanggang sa maubos natin ito. At ito na po, tapos na po natin itong hiwaan sa gitna at makuha yung mga itim sa gitna. Hugasan na po natin siya ng mabuti. At next step na po tayo, i-marinate po muna natin itong ating shrimp o itong ating hipon. Lagay po natin itong ating cooking wine. Yan. Itong ating seasoning granule. Palasa lang po yan, kunti lang. At itong ating ground black pepper. Yan. At haluin po natin para pumalo yung lasa ng ating mga ingredients dito sa ating shrimp o dito sa ating hipon. At isit aside po muna natin ito. At habang minamarinate po natin yung ating shrimp o yung ating hipon,
gumawa naman po tayo dito ng merengue. Ito pong ating egg white, gawin na po natin itong merengue. Gamit po itong ating hand mixer. Kung may hand mixer po kayo, mas maganda kung hand mixer yung gagamitin nyo para hindi po kayo mahirapan. At okay na po itong ating merengue. Pag ganito na po yung texture ng ating merengue, ayan, i-add na po natin itong ating cornstarch at kunting harina lang. Ayan, at i-continue po natin ang paghalo gamit itong ating hand mixer. At ayan, okay na po itong ating merengue. At next step na po tayo, ito po yung ating maliit na kawali, uwok. Binagyan na po natin yan ng mantika. Kaya po, inuna nating ilagay yung mantika bago nating painitin yung ating kawali para maiwasan po nating masunog yung ating tempura mamaya. Ayan. At buksan na po natin yung apoy. Ilagay lang po natin sa mahinang apoy para huwag po masyadong uminit yung ating mantika. At ang susunod natin gagawin, ito po yung ating merengue. Ito naman po yung ating minarinate na shrimp o hipon. Ito po yung ating breadcrumbs. Gagawin po natin, kukuha po tayo ng isang pirasong shrimp o hipon. Sausaw po natin dito sa ating merengue. Ayan, ilubog po natin. Ayan, make sure lang po na malinis yung ating mga kamay. Ayan, sausaw po natin dito sa ating merengue. Pagkatapos, lagyan po siya natin ng, pagulungin po natin siya sa breadcrumbs. Ayan. At itaktak po natin ng ganyan. At ilagay na po natin sa mantika. Ayan, lulutang po yan. Isa pa po. Ayan, kuha po tayo ng hipon. Ayan, isang pirasong hipon. Sausaw natin dito sa ating merengue. At i-coat natin siya ng breadcrumbs. Ayan. At ilagay po natin siya sa mantika. Dahan-dahan po para lumutang lang po siya. Same procedure po yung ating gagawin dito sa ating shrimp o dito sa ating hipon hanggang sa maubos po natin siya. Habang umiinit po itong ating mantika, yan po yung paraan ng pagluluto dyan para wag masunog yung ating breadcrumbs sa ibabaw ng ating shrimp. Ayan, luto na po itong ating first batch nitong ating tempura. Ayan, pwede na po natin itong tinguin. At ilipat po natin sa isang strainer para po yung excess niyang mantika ay makatulo. Ayan, luto na po itong ating second batch nitong ating tempura. Kunin na po natin. At ito off na po natin yung apoy dahil tapos na po tayo sa pagluluto. Ayan. At patuloyin po muna natin sa strainer yung kanyang excess na mantika. At ito na po yung ating tempura. Ayan. Maraming salamat po sa panunood nyo sa aming video sa araw na ito. Sana po ay may natutunan kayo at may naishare ako sa inyo sa pagluluto ng tempura. At pwedeng-pwede po ninyo itong itry dyan sa inyong mga lugar kung saan man po kayo. At nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. At umaasa po ako na kung luloobin ng Panginoon ay magkikita-kita po tayong muli sa mga susunod kong video. At kung nagustuhan po ninyo ang video namin sa araw na ito,
ay huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share, at mag-comment po kayo kahit anong klaseng comment, negative, positive, suggestion, malugod po naming tatanggapin po yan. Maraming salamat po sa Diyos.